Ja, warte mal, Ohr. Guck mal, ist doch klar. Sie an. Sie hat mich hin. Nicht teuer, Jörg. Mami, bili na po. Kaya nga. Anyway, gumawa ang ganda ko. Saan ako matatulungin na po? Wala ka na, mami, hindi doon. Ang dami sa sakit. Amoy, oh, ah. Pagpuna, pailak, Nova, wala. Wala ang display ng abata. Kasi hindi, magaling mag-park to. Dito ko bilid sa parking. Sa driving ako, magaling. Pang mayaman. Ay, gusto ko order dati. Sexy ng ahente na. Tinigil kami. Gusto namin titingnan ang kotse na dito sa third floor. Ang taas. Nakaloka. Tinigil Sinday. Hello, hello, hello mga friend, mga Marites. Ay, nakikichismis, nakikicheck kasi friends. Ito na nga, usapang sasakyan tayo ngayon. Usapang checkout, usapang supercar car. Yes, sana all may supercar car, Madam Esti. So, ito na nga, wait lang. Okay, so sino yung mga nakapanood sa aking balak list 2022? Test ang kamay, di ba? Nag-ano tayo ng ating mga balak ngayong 2022. Ang dami nating balak, wala pa ni isa na gagawa. At isa dun sa ating balak is mapalitan si Supercar Car ngayong taon na ito. Kasi nga si Supercar Car ibumibigay na no, sa ating paghahakot. So ngayon na nga, ito na nga, usapang car car tayo, Supercar Car. Kasi nga, di ba? Ayun na nga, mga Marites, interesado naman kayo. Alam ko interesado kayo sa pagkakaroon ni Madam Esti ng bagong supercar car, kung papalarin, kung ibibigay ni Lord, no? So ito na nga, kasi meron na nga ako mga ka-super na nag-PPM. Madam, akala ko bibili ka na ng kotse. Hindi pa po, para tumingin lang, tumingan pa lang, ganun. Nakakaloka, no? Kasi nga, nung na-upload ko, nagbiyahe kami pa Alabang ni Indoy. Kasi nga, nung first month, ngayong month na ito ng January, talagang nag-ano ako ng balak list, di ba? Eh, nandun nga na, naisama ko ngayong, ngayong taon na ito, eh, mapalitan sa supercar car, no? Magkapag-upgrade tayo sa mas malaki, kasi nga, magamit natin sa ating hanap buhay. So, ayun nga, syempre, kami ni Indoy, si Indoy nung sinabihan ko, Daddy, kailangan na ata natin palitan si supercar car, ganun. Ito talaga naman na-excite ng very, very light. Alam niyo yun. Nag-contact na, nagtawag na sa mga kaibigan, mga ganitong sasakyan, ganitong ganyan. Nag-excited ka doy. Nakakaloka. Tapos ito na nga, sabi ko nung... Wait. Okay, medyo mainit ngayon. Pinagpapawisan tayo. Ito na nga. So nung... Hindi naman kayo busy ni Indoy. Gusto namin maggalagala. Sabi ko, Indoy, biyahe tayo pa Alabang. Tingin tayo dun sa mga car-car doon, sa Suzuki. Yun ang una naming tiningnan. Tumingin lang naman. Kasi nga, wala naman bayad tumingin at magtanong. Tingin pa lang. Hindi naman bibili. Ano, agad-agad. Dami pera eh. Ganon. Tumingin lang. Kasi ang gusto ko kasi na sasakyan is yung mas malaki na magamit ko sa aking paghahakot. At the same time, magamit ko sa aming personal, family car. Diba? At magamit din sa pag-aartista ni Medem. Yes, sana all artista na talagang siningit yung pag-aartista. Syempre, di ba? Alam nga naman, kasi na, natuha kasi kami, may nag-suggest, kung pang-business lang naman daw, mag-Rosco na lang kami. Nakakaloka, sabi ko, syempre, pwede naman yung yung pwede sa mga pang-pamilya, pang-alis-alis, pang-araw-araw, pang-negosyo din, at the same time, pang-artista. Ganun. Alam naman, bibili namin Rosco, tapos tinawagan kami ng Itbulaga, no? Rosco dadali namin doon. Diba? Nakakaloka yun. So, ito nang nga, mabilis ang daldalan ito mga Marites, no? Pumunta kami ng Suzuki kasi ang gusto ko, ang una ko sasabi ko kay Indoy, yung titingnan namin yung Ertiga.
So, syempre, Suzuki yun. Ang pinakamalapit na Suzuki sa amin is sa Alabang. So, punta kami doon. Nagbiyahe kayo ng Alabang. Saya-saya. Parang trip-trip lang namin. So, hindi pa naman talagang bibili. Tapos, tumingin na nga kami doon. At si Indoy, excited tumingin. Alam nyo si Indoy. Alam mo, sino relate mga misis? No? Ang mga lalaki talaga, ang gusto nila, yung mga car. Mas gusto pa nga nila mag-invest ng car kaysa yung ano. Tayo nga lang yung gusto natin, yung bahay, unahin, ganun sunod nila yung car. Yung pag mga lalaki, gusto nila car agad, no? So, ito na nga, punta ko yung ano, Suzuki Alabang. Natuwa pa ako kay Inday kasi sabi ko, Daddy, Daddy, punta tayo ng Alabang, ganun. So, na-excite siya. Alam nyo, yung nakatago niyang shoes na pangmalakasan, nilabas niya. Sabi ko, Daddy, ba't mag-shoes ka? Eh, kasi pupunta tayo nun para naman kahit papa sabi may pera tayo. Sabi ko, ha? Chinelas lang tayo para naman hindi tayo, ano yun, ganyan. Naglabas agad ng shoes. Nakakaloka, inaasar namin. Sabi ko, excited ka? Nag-shoes ka agad, titingin pa nga lang tayo, hindi pa lang tayo bibili. Talagang gusto niya naka-shoes na, naka-formal siya, para naman siyempre may pera, sipin na, hindi kayo pagtabuyan, wag ganon. Wait lang. Okay, so pumunta na kayo ng Suzuki, no? At ang tinignan namin is yung Ertiga talaga. Ang ganda ng Ertiga, kaso ang problema ko lang sa Ertiga, malaki siya. Malaki siya at puro upuan. So ang hinahanap ko, hindi ko kailangan ng upuan. Ang gusto ko, malaking trunk. Kasi nga doon ko ilalagay yung aking mga pinamili pag namamalengke kami. So nakita ko yun, ang daming upuan, ang lalaki ng mga upuan, ang laki din ng sasakyan. Sabi ko, ang hirap din niya i-parking kasi medyo mahaba. Kasi yung parking namin dito lang sa labas kasi nga diba kinovered na namin yung parking. So sabi ko, hindi ko kaya si Ertiga. Ayaw ko kay Ertiga. Kahit ano siya, okay lang naman yung price ni Ertiga kasi yung napili ko, syempre doon lang tayo sakay ng budget natin. Si Ertiga kasi ay 763,000 ang cash niya. So kami, so mas prepare ko ang cash talaga kaya pinag-ipunan ko ito, no. At magugulat kayo kung saan galing yung aking pinag-iipunan pero hindi pa kompleto. Syempre nag-iipon pa ako, no. Kaya ngayon nagtitingin ako kung ano daw talaga yung pinaka reliable, durable na car na para sa amin, no, na magagamit ko sa pampamilya, panghanap buhay at pag-aartista. So si Ertiga hindi ko siya nagustuhan kasi nga ang daming upuan. Hindi ko kailangan ng upuan dahil nga tatlo lang naman kami, apat kami. So ang kailangan ko yung mas malaking space sa trunk. So ayun na nga, so may nakita ako doon na medyo malaki siya kay Supercar Car, yung Espresso 1.0 GL manual, 543 lang. Sabi ko, Indoy, ito na lang. Ang ganda niya eh. Mas malaki kay Supercar Car at malaki din yung trunk niya. Kaso, napag-isip-isip namin, syempre, kung kukuha ka lang din naman ng car, syempre, yung talagang reliable, pang matagalan, at alam natin yung magandang makina. So ayun, umuwi kami. Pag uwi namin, sabi namin, kailangan mag-isip-isip muna kami kung ano talaga yung bibilhin namin, no? Tapos ito na nga, no? Lagi ako nanonood sa YouTube ng mga car, ano yung mga best car na pang business, ganyan-ganyan. Tapos ano yung magandang brand ng car. Syempre alam naman natin, no, sa Pilipinas talagang number one na brand ng car, mga dealer ng car is Toyota. Talaga number one. At subok na ang Toyota talaga, no. So kung hindi nyo pa alam, no, yung aming first car nung si Indoy ay nasa abroad pa, no, ay Innova. Toyota Innova yun, nabili namin nung year 2012. At napakawalan namin yun nung year 2019. 7 years namin yung kasama si Innova. Ang laki nun kasi syempre ang gusto kasi no Indoy nun eh, nasa ibang bansa siya. Nasa ibang bansa siya. Niloan namin yun sa bank, no. Tapos at the end kinash din namin nung nakapag-loan siya dun sa ibang bansa. Tapos syempre katagalan, umabot din sa amin ng 7 years. Talagang yun ang aking kapartner sa hanap buhay. Maliit pa si Little Esty, namamalingki ako talagang gamit na gamit namin yung Toyota Innova na yun. Tapos nung year 2019 nag-decide kami na ibenta yung kasi kailangan namin iparenovate yung aming kusina, ang aming baba, kailangan islab. So, wala kaming fan. So, yun ang ginamit namin fan. Binenta namin yun. Nabenta namin yun ng almost 500,000. Kasi 485,000 yun ang nabenta namin siya. Tapos, 7 years sa amin yun. At kunti lang yung mileage nun. Nasa 15,000 lang. Kasi hindi yun nabibiyahe ng malayo eh. Kasi dito-dito lang ako talaga sa Cavite. So, ayun na nga yung una naming car is yung Toyota Innova. Kaya ngayon, sabi ko kay Indoy, gusto ko Toyota pa rin kasi talagang pangmatagalan ang Toyota at pag binenta mo pa siya, malaki din yung makukuha. Hindi naman sabihin yung malaki na mas malaki pa dun sa binili mo. Kasi ang sasakyan, di-differentiate, ganon, yung bumababa yung value, pero nagamit mo naman siya. Siyempre, wait lang. Balik tayo mga Marites, nandiyan pa ba kayo?
Oh, ito na, pabilisan na natin ang yaw-yaw natin, no? Ito na nga. So, ngayon, sabi namin, ayaw na namin ang Suzuki. Sabi ko, hindi, tingin tayo sa iba, sa Toyota. So, ito si Toyota. Mayroong kaming, ano dito, showroom ng Toyota dito, malapit lang sa amin, sa Toyota Bacoor siya. So, largada naman kami ni Inday. Excited na naman kami. Sabi ko, titingin lang naman tayo dun at magtatanong. At mayroon na nga akong gustong ano, gusto na talaga kasi napanood ko sa YouTube, no, kung ano talaga yung magandang car na kailangan mong gamitin pang negosyo. At ang napili ko ay Avanza. Wait lang. Nagpunta na nga kami ng Toyota, no? So nakita nyo naman sa unahang video ko yung pagpunta namin sa Toyota. Ang ganda sa Toyota, ang ganda ng showroom. Talagang ang lamig, may libre pa coffee, tapos talagang pang social, pang mayemen, mga marites. Tapos ang mamahal ng mga sasakyan doon, nakakaloka, parang nakakaya sa sarili mo, wala akong pambiling ganito, ganan. Tapos ito na nga, syempre sabi nyo, hindi ko kailangan magpapahalat ang ano. At ang dalang pera. Kunyari, ano, ganyan-ganyan. Siyempre, di ba? Ito na nga. Wala naman kasi sa itsura. Nasa dagdadala lang yan. Akala walang pera. Pero mukhang may pera. Ganun. So, ito na nga. So, binigyan kami ng ano. Ito. Yan, mga listahan kung magkano. Diyos ko po, Lord. Nakakalula ang mga presyo dito, mga marites, no? Pero ang pinunta ko talaga namin doon is for Avanza. Kasi gusto ko makita yung Avanza. Kasi napanood ko na nga sa YouTube yung mga review, yung mga sa loob, sa labas, yung ano itsura. Yung Avanza kasi, mas malaki siya sa Bios, mas maliit siya sa Innova. At merong Avanza na 5-seater lang. Dalawa sa harap, tatlo sa likod. Yung pinakalikod ay trunk na talaga. Yun, good for business talaga ang Avanza. Pang delivery, pang hako talaga, sabi ko, Indoy, I go for Avanza. Kaya tingin tayo dun. So, pumunta kami sa Toyota dito sa Bacoor, no? So, ngayon, syempre, tinanap kami. Wala si Avanza. Wala naka-display na Avanza doon. Kasi yun talaga, ang mga naka-display lang doon, yung mga Bios, Fortuner, Innova, Hi-Ace, Vanaka. Ang mamahal nila, mga marites. Ang gaganda naman pati ng mga sasakyan, no? So, mga ka-super, ha? Ang kaya lang po ng budget ko is Bios or Avanza. Yun lang. Wala na po magko-comment, magsasadya sa akin. Madam, bilhin mo na lang Fortuner. Madam, mag-van ka na lang. Madam, pick up ka. Wala po akong budget para dyan. Mamahal niyan. Hindi ko naman kailangan ng van at hindi naman ako mag-UV Express. Hindi ko kailangan din ng pick up. Hindi naman ako mag-deliver na magulay-gulay sa mga palengke, ganun. Ang gusto ko lang talaga is may magamit ako sa amin, sa buhay, sa hanap buhay at pag-aartista, yun lang. So, ang pinagpipilian ko is Bios or Avanza, pero nandun talaga ako sa Avanza kasi gusto ko talaga yung Avanza pang business talaga. At medyo mataas kasi talaga siya, iwas din sa baha. Pero ito, nagpunta nga kami doon, no? Wala si Avanza. Hindi available si Avanza. Kaya doon kami, punta kami sa third floor, pinakita lang sa amin yung unit ni Avanza, ganito-ganito. Ay, ang laki talaga nung trunk, pang business talaga. At ang price ni Avanza ay 743,000. Wow! May pambayad ba tayo nun? Nakakaloka, no? Tapos hindi pa kasama ang insurance na 23,000 at ang LTO registration na 8,200. Unlike sa Suzuki naman, kasama na yung insurance at saka LTO, no? Pero si Toyota talagang mas, ano kasi si Toyota, sikat, saka ano, alam natin na talagang trademark na si Toyota, kaya hindi kasama yung ano. Tapos ngayon, syempre yung agent namin, ang ganda naman agent namin, check, na, nakita niya, diba? So, may in-offer siya sa amin. Sabi niya, ma'am, kung gusto niyo mag-Bios na lang kayo kasi ngayon may Bios silang naka-promo daw. Ang Bios, ang model ay 2012 1.3 XE CVT automatic pa. At ang price ay 753,000 pesos. So, mas mahal pa siya sa Avanza. Kasi yung Avanza kasi, yung pinakamababang variant lang kasi yung pinaano ko. Kasi yung meron lang na 5-seater. Yung Avanza 1.3J manual transmission. No? So, ito nga si Vios, ang ino-offer sa amin ni agent. Kahil nga available ito at ano na daw, automatic na daw ganito. Tapos, yung promo nila, free na yung 1-year insurance, free na rin yung 3 years LTO na 24,000 yung insurance, 7,200 yung LTO. Sabi ko, sayang yung libre, no? Kasi dun sa Avanza, wala kasing libre at walang discount si Avanza dahil si Avanza ay parang
made to order. Kailangan pa nilang i-order sa Avanza, waiting yun ng 2 to 3 months, magre-reservation ka lang, ganun daw yun. Pag ganun, pag wala yung item sa kanila, wala yung sasakyan, yung order pa nila, walang discount daw yun. At pag may available sa kanila, katulad ng Vios, na 1.3xe CVT automatic, mas marami daw kasi silang stock, kaya yun ang pinopromo nila para ma-dispose. Tapos, pag cash payment ka pa, mayroon ka pang discount na 40,000 pesos. So, ayan, kaya undecided ako, no, kung Avanza ba ako or mag-Vios na lang ako, no. Sa ano naman, sa Suzuki naman, ang discount naman nila is 20,000 pag cash. Okay, sana ba tayo? Dami nagbilihan. So, ito na nga, mga Marites, no? So, nagpunta kami doon. Ang titingnan namin is yung Avanza talaga. At saka, syempre, pag hindi kayo ng Avanza, doon kami sa Vios. Kasi kinukuha namin yung talagang is pinakamababa lang na variant. Kasi hindi naman namin kailangan naman ng high-end. Hindi naman naman kailangan ng mas magandang sasakyan. Importante lang sa akin, mayroon akong magagamit. So, ang tinignan namin, yung Vios naman na 1.3J manual transmission, mas mahal pa siya kaysa sa automatic sa pagbigay sa amin ng breakdown. Kasi ang ganda talaga nung off offer ni agent dun sa Vios 1.3xe CVT automatic. Kasi yung Vios 1.3J manual is, ang discount lang niya ay 5,000 kasi made to order din. Ang SRP price niya ay 707,000. Tapos yung insurance pa niya na isang taon, 23,000. Mahal na insurance, no? Meron. At saka yung registration na 3 years, hindi pa discount, 7,200. Ang total dun sa Vios 1.3J, yung pinakamababa ay 732,000. Dito sa ino-offer sa amin ni ahente, no, ay ang SRP 753, discounted pag cash ng 40,000, free insurance, free LTO registration, ang total amount to pay na lang ay 713,000. Automatic na siya at saka mas high variant siya kaysa dun sa J. Tapos, ano, maganda na rin yung loob, yung labas, ang ganda. Kaso, mas ano ko pa rin kasi talaga yung Avanza. Yung, I'm rooting for Avanza pa rin. Ito si Indoy, gusto niya na ito, just go for Vios na daw siya kasi nga automatic na at saka may discount, ganyan. So, sa ano ko, okay na sana. Ako, go na ako, may pera ako eh. Kaso wala pa kaming pera, no? Sabi ko si Indoy, sige, bilhin mo na, may pera ka dyan. Eh, wala din eh. So, ayan. So, syempre, hanggat di ka pa nakakabili, di ba, nagbabago pa yung isip mo, nagkakaroon ka pa ng mga another option, ganyan. Pero sa pag-isip-isip ko talaga, sabi ko, I go for Avanza. Kaso nangihinayang lang talaga ako sa binibigay sa, ng discount ni Vios. No, isipin nyo, ang laki ng discount, 40,000. Samantala si Avanza, wala siyang discount kahit i-cash mo pa. Kasi ang ahente, mas prepare nila yung financing. In-house, mapabank, mas prepare nila yun kaysa sa cash. Kasi sa cash, unti lang daw yung kanilang commission dun. Halos nga daw wala, basta makabenta lang sila. At least, nakabenta sila kasama yun sa quota nila. Pero sa bank financing, in-house financing, dun daw mas malaki yung kanilang commission. Kaya nga, mas ano nga ni ahente yung financing kami. Kaso kami cash talaga kasi pag-iipunan ko muna bago ako bibili. Kasi anong wala naman work si Indoy. Ako wala akong work. Hindi ko naman pwedeng i-collateral yung sari-sari store ko, diba? Nakakaloko. Kaya nga cash talaga ang ano ko. E kaso, meron naman ako na ipon na dyan. Kaso kulang pa. Kaya nga nagtitingin-tingin pa lang tayo ngayon. Huwag muna kayong excited. Nakakaloko yung iba ko, mga super excited na magkaroon ng bagong car si Madam Esti. Siyempre, hanggat hindi pa tayo nakakabili, marami pa mga changes yan. Marami pa tayong maiisip. Naisip din natin, baka sabihin nyo naman, Madam, pwede ka rin sa mga repossess, trade-in, sa mga pre-owned car. Opo, nagtingin din kami dun sa Toyota din. Kasi ang ano ko talaga, I go for Toyota na brand talaga. So, nagtingin din kami dun sa mga free-owned, sa mga trade-in, sa mga ano na lang. Nako, kunti na lang ang diferensya dun sa cash. So, mag-cash na lang tayo, no? Diba? Kaysa naman dun sa ano. At saka, ayoko din naman yung second-hand sa tao na hindi ko kilala. Katulad dito kasi supercar second-hand yan eh. Nabili namin yan ng second-hand. Doon binenta namin yung aming Innova. Kasi nga kailangan namin ng magamit. So, yan nabili namin ng 200,000 sa tao lang. Tapos, ang dami din. Sakit kasi sa ulo. Hindi mo kasi alam din yung mga sira na eh. Yung mga history na eh. Kasi pag second-hand kasi ano yan eh. Yung at is, where is, mga ganun yan eh. Kung ano yung ano eh. Ikaw na bahala yan. Hindi mo na mahabol. So, at unlike pag brand new talaga, alam mong lahat brand new at ikaw ang talagang unang
owner doon sa car na yun. At walang humawak doon kundi ikaw lang, di ba? At then the near future, mabibenta mo pa siya na mas malaki kasi nga first owner ka, di ba? Ayun na nga. Tapos, ito na nga, iniisip-isip ko pa din ngayon kung mag-views ka, mag-bibius ka, mag-views, mag-bibius kami or mag-a-avansa. Pero ako sabi ko, Indoy, avansa pa rin ako. Sabi ko, pag-iipunan ko pa yon. Sabi ko, kunti lang din naman ang diferensya. Ang total amount pala ng avansa, 1.3J manual transmission. Ito talagang gusto ko kasi nga, 5-seater lang siya at yung trunk talaga ang laki niya. Ang total niya ay 704,200. Yun ang breakdown ni agent. Yun ang to pay ko kung meron na kaming cash. At ano yun, waiting yun ng 2 to 3 months. Sabi ko nga kay Indoy, 2 to 3 months pa naman, pwede ko pang pag-ipunan nyo. Sabi ko, ganun. Nakakaloka. At syempre, pandagdag din, syempre, iaano din namin, i-dispose na namin si Supercar Car, pangdagdag din, di ba? Syempre, pag bumili ka, marami pang mga gastusin pa yan. Hindi lang yan. Itong 774, yun lang. Hindi pa yun, syempre, ilalagyan mo pa ng gasolina, kung ano-ano pa. At mayroon na rin kaming buyer ni Supercar Car. Alam niyo kung sino? Yung aking super brother na si Juan. Sabi ko, in-offer ko sa kanya. Kasi, syempre, para napamahal na rin sa akin si Supercar Car. Sabi ko, gusto ko rin naman siya mapunta lang sa kamag-anak. Sabi ko, kasi yung si Bong, yung brother ko, siya talaga yung tagabili ng mga ipinaglumaan namin dito. Yung motor ko, siya din yung bumili. Yung ngayon, sabi ko sa kanya, minessage ko, Bong, baka gusto mong bilhin si Supercar Car? 150,000 na lang. Sabi ko, kasi 200 nga yung bili namin. So, 150 na lang. Syempre, bumababa talaga yung value. At siya nagamit na rin namin. At siya marami na rin mga gas, mga sira-sira, ganyan. Sabi niya, ate naman, kukunin ko niyan. Pero 100,000, pa-birthday mo na sa akin. Sabi ko, social ka ha, 100,000, may car-car ka na. Sabi ko, ganyan. Syempre, sabi niya, oo, kapatid mo naman ako. Tsaka, pa-birthday mo na lang sa akin. Pa-Christmas, ang dami ng sinabi. So, sabi ko, paano yan? Ano yung muna? Bilhin mo na. Sabi niya, oo, napayag na nga sa 100,000. So, ayun na nga, huhulog-hulugan na daw niya hanggang pag-uwi niya. Kasi uwi siya ng July or August. So, mapu-fully paid na daw niya yung kahulog-hulog sa akin. At sa kanan niya kukunin. Ayan. So, sabi ko kasi, gusto ko kasi, magkaroon kami ng bagong Supercar Car by April. Kasi birthday yan ni Jam at saka ni Cedric. O, parang yan na lang yung parang pinaka-gift namin. So, by April. Kaya huwag muna kayong excited, ha? Sabihin nyo naman, nakita lang, pumunta sa Toyota, bibili agad si Madam. So, by April sana, siguro makakapag-ipon pa naman ako ng ating YouTube saho, di ba? Sana manood kayo ng mga ads ni Madam, no? Pandagdag din ng pang-abili ng car, Supercar Car. At or pag hindi pa kaya ng April, syempre wag din natin pilitin hanggat di pa kaya, no. Ayoko naman mangutang para lang doon, no. Kailang pag-ipunan. Pag hindi pa kaya ng April, May, kasi birthday yan ni Indoy. Binibiro ko nga si Indoy, sabi ko, daddy gift ko sa'yo yun, sa May, ganyan. Tontuhan naman, sabi niya, sa birthday gift ko sa'yo yun, pag nakabili tayo ng May. Pag hindi pa rin kaya ng May, baka July na birthday ko. Pa-birthday gift ko sa sarili ko, no? So, mayroon na kaming, mayroon na akong amount na hawak. Kulang pa din. Kulang pa, syempre. At saka, ayoko rin kasi yung idamay yung sa store. Syempre, gusto ko yung sa store lang. So, yun, mayroon na akong fund para doon. Wait lang. Ngayon, mga ka-super, diba, sali ko kayo sa ating usapan, no? Baka naman maanuhan nyo yung aking isipan, kung ano ba yung aking bibilhin. Pero dito lang tayo sa Vios and Avanza. Wag na po, Madam, pick up, Madam, Fortuner, Madam. Wala po akong pambiling ganun, mga Marites, ha? Mga te, ha? Dito lang tayo sa kaya ng budget natin. Kasi ang importante naman, meron lang tayong magamit sa ating hanap buhay at sa ating buhay. Opo, hindi natin kailangan ng mga high-end na car. Ang gusto ko lang, mayroon akong mapaglagyan talaga mga panindang pinapamili ko. Yung hindi magpaplatan ng gulong. Nakakaloka. Tapos, kasi naman si Vios kasi, sa pag-isip-isip ko, mababa kasi si Vios, yung trunk niya, malaki din yung trunk, pero pa ilalim. So, sabi ko, usog ka ng usog doon, sabi ko kay Indoy. Kasi gusto kasi ni Indoy si Vios eh. Kasi gusto niya kasi, ang laki kasi ng discount at saka maganda daw yung Vios kaysa doon sa Avanza. Yung Avanza daw ang pangit ng style, ganun. Sabi ko, hindi yan sa pangit, hindi yan sa ganda. Importante yung magagamit mo. Nakakaloka. At saka para saan ba kaya tayo bumili? Diba para nga sa negosyo, hindi naman para sa pagpaganda, pagpa-cute, pagpa-pogi, diba? Gigigil din ako kay Super Indoy. Hindi kayo magkasundo eh, no? So siya si Vios, ako kay Avanza pa rin ako. At saka yung brother ko rin sabi niya, ate, Avanza na kasi pang negosyo nga at saka mas malaki nga ganun.
Tapos, ito nga, ito lang yung ating pagpipilian. Avanza 1.3J manual transmission na 774,000 na walang discount kahit ano kasi nga made to order, 3 months pang waiting. Dito naman sa Vios 1.3 XE CVT na automatic na siya. SRP niya ay 753, may discount na 40,000, free insurance, free registration, ang total na amount to pay ay 713 na lang. O diba, ang laki ng diniscount sa lahat. At available na daw siya in one day, pwede mo na kunin basta may pambayad ka. Diba, dyan na supercar, kakaloka. So ayun nga, at ano naman, manual or automatic. So ako, kung ako ang tatanungin kung manual or automatic, ang ganda sana kasi automatic na, no? Yung una nung ano, sabi ko, daddy, ang ganda, automatic na, no? Pero nung kakapanood ko, ito mahirap nung yung nanonood ka ng YouTube, marami kang makikita ng mga pagkakaiba, ano ba yung advantage ng manual, ano ba yung disadvantage, ano ba yung advantage ng automatic, ano ba yung disadvantage, mga ganun. Kasi ang manual kasi, ako, manual driver talaga ako, yung una naming car, since 2012, manual na talaga yung dinadrive ko until now. So pag nag-automatic kami, talagang wow, bago to, automatic, social, ganon. Pero hindi pwedeng social ka lang, te. Kasi isipin mo rin kung talagang kung practical kang mamimili ng car, no? Total manual driver na lang din naman kami, eh. Pag marunong ka sa manual, madali lang sa'yo ang automatic. Kaya sabi ko, I go for manual pa rin. Bakit? Kasi ang manual, less maintenance. Ang importante sa sasakyan, yung maintenance. Hindi pwede yung nakabili ka lang, hindi iisipin mo rin yung maintenance. Pag manual ang sasakyan, mas less yung maintenance niya kaysa sa automatic. Kasi syempre, manual yan eh. Mga nakaraang car, manual naman. Kaya mas less ang maintenance, less ang fuel, if yung ano, yung gas, mas matipid daw sa gas ang manual, at mas madaling gawin pag may nasira diyan, maraming piyesang available ang manual. Ang kagandahan lang din naman kasi ng automatic is madali i-drive. Kasi nga hindi ka na magka-clutch, hindi ka na magka-cambio-cambio, ganun. Pero ang ano kasi din, ang maintenance na automatic mahal. At pag nabunaha pa yan at nag-stack ka dyan doon sa baha, hindi mo yan matutulak. At saka, mas para sa akin prone sa accident yung mga automatic, diba? Kasi yung hindi mo makokontrol yung gas pedal nun. Kasi automatic yun eh, hindi katulad ng manual. Sa manual naman ay hindi ganun ka prone sa accident, kasi pag inapakan mo yung gas noon at nasa gear 1 ka lang, ang makina lang yun, uugong lang yung makina, pero hindi siya ganun aandar ng mabilis. Unlike sa automatic, pag nagkamali ka ng apak, nako, diretso yan talaga naman, kailangan control talaga. Pero sabi naman dito sa YouTube, yung pinanood ko, mas safe daw ang automatic dahil nga daw less ka na dun sa pagkamyo-kamyo, nakapokus ka na lang daw sa manibela, ganun. Now, sabi naman ng iba, kaso nakakaantok daw ang automatic. Kung malayo ang dinadrive mo, aantokin ka, kasi dito ka. Unlike sa manual, may thrill, may astig, ganun, may ano ka, na-alert ka na kailangan mo isigunda, itersira, ikwarta, ganun. Tapos, ang kagandahan lang din naman kasi ng automatic, pag araw-araw kang pumapasok, kasi dadang ka sa mga city driving, traffic, EDSA, ganun, much better sa'yo kung na-automatic. Pero pag ako naman, panghanap buhay lang, pang once a week na mamalengke, once a week nag-grocery, so hindi ko kailangan ng, hindi, okay na sa akin kahit hindi automatic, kahit manual. Ang importante sa akin, lumalarga. At nakaya ko nga siya ng ilang years na ba akong driver, sweet lover. 2012 hanggang 10 years na rin siguro. Kasi ngayon, manual pa rin din na drive ko, eh, no? So, kaya I go for Avanza pa rin. Rooting for Avanza pa rin ako. Kasi ang laki talaga ng trunk, no? Avanza 1.3J manual transmission. Tapos si Indoy, si Vios, sabi nga ni Indoy, pag bumili ka ng Avanza, hindi daw siya sasakay. Nakakalo. Sabi ko, pag Vios naman, di ka nun marunong mag-drive na automatic. Sabi ko sa kanya, automatic ka pang bigat-bigat ng paa mo. Alam niyo, kung ako lang, the first time talaga na pumunta kami sa sakin, nasa isip ko, ayaw ko na automatic talaga. Bakit? Kasi kung ako, okay lang na ako mag-drive na automatic, na ako control ko. Pag si Indoy, ang bigat ng paa niyan. Nako.
Mamaya pag naapakan niya automatic na ako dire-diretso. Te. Eh sabi ko pang manual ka lang kahit maapakan mo yung ano niyan. Kasi ang bigat ng paa niyan. Nakakaloka. Ay, so yun na nga yung dal-dal ko sa inyo mga Marites, no? So kung ano na lang yung comment nyo sa abuse ba or abansa ha? Wala nang ibang sasakyan ng pagpipilian, dalawa lang mga Marites ha, okay? So yun na lang muna yung aking checka ngayon, usapang sasakyan, no? Usapang sakit sa ulo, alam nyo ba? Pag may sasakyan, sakit din sa ulo dahil nga, pag nakabili ka, marami pa yung gastos, maintenance, etc., registration, insurance, etc., no? Kaya nga pag-isipan kung gusto talagang bumili ng car, kung pang business ba ito o pang forma lang, So, ayun na nga, no? Nakakaloka yun. Nag-allergy tuloy yung aking mata. Ayun na ha, mga Marites. Ang haba ng oras natin, no? Diba? Ang dami natin na pag-usapan. O, comment down below na lang, okay? Okay. At huwag naman kayo masyado excited. Mga ano pa, mga hanggang bibigyan ko hanggang July pa. Sa July talaga. Kasi kulang pa ang budget. Di medium. Kailangan pa mag-vlog na mag-vlog para magkaroon ng revenue. Makabili ng supercar car. Okay. Okay. So, bye-bye. Good vibes lang tayo. No hate. Love, love, love lang. Huwag na mag-bash. Okay. Okay. Bye-bye.